Hi, sisters and brothers. Kumusta po muli kayo? Ako ito, si Kuya Paul Cinco Cachuela. Muli po ay wina-welcome ko kayo sa atin pong Faith Journey YouTube channel, ang S.I.G.E. Kuya Paul. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay, sa mga patuloy na nanonood at nagko-comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless you. Alam ko po, kiniklaim ko po in Jesus' name na lahat po kayo na sumusubaybay sa ating Faith Journey YouTube channel ay tunay pong pinagpapala, binibless ng ating Panginoong Jesus. Kaya minsan pa, sisters and brothers, welcome! At samahan ninyo ako muli, atin muling lasahan ang mensahe at magandang balita, magandang salita ng ating Panginoon. Sisters and brothers, ang atin pong pagninilay-nilayan ngayon na mensahe ng ating Panginoon ay ang Gospel according to St. Matthew chapter 14 verses 22 to 36. Tara po, atin na pong pagnilayan muli ang salita at mensahe sa atin ng Panginoon. The walking on the water and the healing at Gennesaret. Then Jesus made the disciples get into the boat and precede him to the other side while he dismissed the crowds. After doing so, Jesus went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once, Jesus spoke to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Jesus said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!" Immediately, Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." After making the crossing, they came to land at Gennesaret. When the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. Then people brought to him all those who were sick and begged him that they might touch only the tassel on his cloak, and as many as touched it were healed
sisters and brothers, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napakasarap po naman talagang basahin, mapakinggan, mapagnilay-nilayan ang salita ng ating Panginoon. Sisters and brothers, do you know that many of the patients in America are there because of the so-called psychosomatic illnesses? This means that the sickness of their bodies originate from their thinking, dahil sa isip. Sisters and brothers, pag-usapan natin konti. Let us talk briefly. What is psychosomatic disorder? Ayon sa aking pagbabasa, ayon sa aking pag-aaral at pagtatanong-tanong na rin sa mga experts, pag sinasabing psychosomatic order, sabi ng mga experts, ito daw po ay isang psychological condition involving the occurrence of physical symptoms, usually lacking a medical explanation. May nararamdaman kang masakit sa katawan mo, pero hindi naman maipaliwanag ng medisina kung saan nagmumula yung pananakit ng katawan mo. People with psychosomatic disorder usually don't report overt symptoms of psychiatric distress. Instead, they believe their problems are caused by medical conditions. Naniniwala pa rin po ang mga taong dumaranas nito na may sakit sila at kaya silang paliwanagan at gamutin ng medisina. They tend to visit healthcare providers frequently to get tests and treatments, often not receiving a diagnosis, which may lead to frustration and distress. Psychosomatic order is sometimes called, according to the experts, somatic symptom disorder. Somatic symptoms or somatic pain. Sisters and brothers, baka ikaw isa o baka ako din ay nakadaranas na ng ganitong disorder. How common is somatic symptom disorder? Muli, ayon sa pag-aaral at ayon sa mga experts, somatic symptom disorder is common, occurring in about 5% to 7% of the general population. For reasons that are not understood, women, according to the studies made, women, ang mga kababaihan, have somatic pain about 10 times more often than men kumpara sa mga kalalakihan. Mas mapag-isip kasi ang mga babae eh. Who might have somatic symptoms? Sisters and brothers, anyone can have somatic symptoms at any age. Studies have found that certain things may make people more likely to have somatic symptoms. Chaotic lifestyle, difficulty recognizing and expressing emotions, nalilito ka na kahit anong gawin mo, nakakaramdam ka ng pagod, nakakaramdam ka ng pagkabagot, pagkainis, childhood neglect, history of sexual abuse. Usually, sabi sa pag-aaral, ito po yung mga kadahilanan eh. Bakit tayo dumaranas ng ganitong disorder? Other psychological conditions, for example, depression or personality disorders. Substance abuse, such as
alcoholism, yung madalas kang uminom ng alcohol, hindi ba dapat, hindi naman iniinom yan, pinapahid lang yan sa ating mga kamay, lalo na ngayon may pandemic. Or drug addiction. Alam nyo, nakakadagdag din sa ganitong disorder, yung pagkawalang, wala kang pinagkakaabalahan dahil nawalan ka ng trabaho, yung unemployment na tinatawag. Ang tanong ngayon dito, sisters and brothers, how can psychosomatic disorder affect our body? Yan. Yan na po ang ating pag-uusapan. At ito po ay ating i-connect sa gospel reading na ating narinig at binasa kanina. How can psychosomatic disorder affect my body? Psychosomatic disorder, ayon sa mga experts at ayon sa mga pag-aaral, can affect almost any part of the body. Common examples include fatigue, yung sobrang pagkapagod, yung wala ka ng ganang magtrabaho, wala ka ng ganang kumilos, nakararamdam ka ng sobrang pagod. Insomnia, pananakit ng mga kasukasuan, muscle pain, back pain, high blood pressure or hypertension, trouble breathing, diba? Dyspnea or shortness of breath, sabi ng medisina. Indigestion or upset stomach, pananakit ng ulo, migraines, erectile dysfunction o yung tinatawag sa mga kalalakihan na impotence, skin rash, yung namamantal ka dito, may mga tumutubong mga pantal-pantal sa buong katawan mo. Stomach ulcers is also peptic ulcer disease ang tawag po doon. Ano po ba ang causes nito? What causes psychosomatic symptoms? Scientists aren't sure. Some believe that stress releases hormones and chemicals in our body that cause damage or dysfunction. What are the symptoms? In addition to the somatic symptoms itself, for example, pain or upset stomach, people with psychosomatic disorder often become angry, laging galit, or irritable because they believe their medical needs aren't being met. Masyado ka ng maemosyon, konting pagkakamali lang ng nakapaligid na tao sa'yo, nagagalit ka kaagad. Hindi mo maiwasan ang magalit. Hindi mo makontrol ang pagkagalit. Get depressed or anxious. Sisters and brothers, sa Amerika, may sikat na sikat doon na isang doktor. I am talking about Dr. John Sarno, a pioneer in psychosomatic medicine, has been dubbed as America's best pain doctor by Forbes magazine. He discovered that it's easier to endure physical pain than emotional pain. And because of this, our unconscious mind produces all kinds of bodily pains to distract us from the real and deep emotional problems that we are experiencing. Dr. Sarno believed that if a person faces her real emotional pain, then the physical pain would no longer have any use and would disappear. Sisters and brothers, mga kapatid ko sa pananampalataya, friends, do you have a chronic pain? For example, in the neck, shoulder, or back, for which doctors, ang ating mga doktor, can't find a cause?
may mga nararamdaman ka bang sakit sa mga katawan mo, sa mga kasukasuan mo? Pero nung nagpa-doktor ka, wala namang masabi ang doktor kung ano ang pinagmumulan ng mga sakit na nararamdaman mo. Kaya nga yung mga ibang ka-brothers and sisters natin, yung mga nasa probinsya, pagka ganyan ang sitwasyon, sinasabi, kinukulam ako, nanuno ako, namaligno ako. Kasi walang maipaliwanag si Doc eh. Maybe, sisters and brothers, the real source of the pain is a broken relationship, a conflict, fear, or worry. Sisters and brothers, sa narinig nating salita ng Diyos, sa kanyang paalala sa atin, the Lord, our good Lord, wants to heal us. Gusto niya maging maayos ang ating kalagayan sa buhay, ang ating physical na nararamdaman. Gusto ng Panginoon, malusog ka, malusog ako, malusog tayo, wala tayong sakit na iniinda. Sisters and brothers, let us surrender to Him our hurts, our pains, and allow our good Lord to heal our bodies and spirits. Sisters and brothers, minsan ay mga may nakapagsabi, of one thing I am certain, the body is not the measure of healing. Peace is the measure. Sisters and brothers, gusto ng Panginoon, mabuti ka. Wala kang sakit. Kaya ating isuko ang lahat-lahat ng ating takot, ng ating mga pangamba, ng mga nararamdaman nating sakit sa ating katawan, sa ating butihing Panginoon, ang ating greatest healer. Sisters and brothers, anuman ang inaalala mo ngayon, God is always in control. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa iyo, Panginoon. Jesus, heal my body, my emotions, and my relationships. I come to you today to ask for help. You are my everything, Lord. I need rest. I give you my worry. Take it. Take it, Lord. I accept your peace, your love, and understanding. Dear God, help me to turn to you and not to myself. Help me to stop doing and start trusting you. Help me to wait on your answers because I know that they are good. Lord God, give me wisdom, hope, peace. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your patience and grace. I love you, Jesus, and I know you love me so much more than I could ever imagine. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory to you, Lord God. And to you, our Mama Mary, we also pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat muli sa pakikinig at panonood, sisters and brothers. Huwag po nating kalilimutan, mag-subscribe po tayo sa atin pong Faith Journey Channel. Dito po sa YouTube channel na ito, ang Sige Kuya Paul, i-share din po ninyo ito para marami ang mabless, mabiyayaan sa salita ng Diyos. Mag-comment din po kayo at i-like din po ninyo ang atin pong channel na ito. Sisters and brothers, God loves you, and may the holy name of Jesus save us. Amen.